Hi guys! Welcome back to my channel! So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking video, please subscribe na kayo and don't forget to click the bell button below para masubaybayan nyo ang aking mga video. Okay? So in this video guys, no, isi-share ko kayo kung paano ko iti-take care yung mga dumating nating mga succulents from Benguet. Kasi guys, nakita nyo yung sa video, merong ibang succulents, especially yung rose cabbage natin, ay I think parang na-dehydrate na siya at saka yung ibang dahon niya ay lumalagas. So, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking care tips, no? Para masusurvive or mabubuhay pa natin sila. Okay? So, tara! Simulan na natin. Okay guys, so ito yung rose cabbage na natanggap natin. So, as you can see, mapapansin niyo na nagkakaroon na sila ng yellow, no, yellow part. So, it is a sign that our rose cabbage has been already dehydrated na siya. Tingnan niyo, guys. Okay. So, very dehydrated na masyado yung rose cabbage natin. Okay. So, at first, kinunan ko siya ng mga dead leaves. Okay, so kinunan ko siya ng mga dead leaves. Okay, so as you can see, mayroon na siyang roots. Okay, mayroon na siyang mga small roots na tumutubo. So dito, makikita nyo. Okay, so yung first na ginawa ko guys is that after na na-unbox natin sila, in-air-dry ko muna sila for almost mga 2 to 3 days. Okay? Yung iba, 7 days. Pero yung atin dito, okay? So 3 days na siya. Okay? So yung first natin na gagawin is i-air-dry. Then yung mga dead leaves na nandito sa ating rose cabbage ay atin silang kukunin. Okay? So kinuha na natin sila specs. Pero guys, ito, some of this leaves ay may mga yellow leaves na siya, pwede natin silang kunin. Pero hindi naman lahat, okay? So, dahan-dahan natin silang kunin. Kasi, guys, no, as you can observe, bakit nagkakaroon sila or nawala yung kanyang color green? Kasi, almost 2 weeks naman siya na-travel, no, from Luzon. From 7 days na air drying and then another 7 days shipping, no, from Luzon here, no, from Luzon to here at General Santos City. So almost 2 weeks na siya na hindi nakatikim ng water, so meaning dehydrated na siya. And always remember guys na ang cactus at saka succulents ay hindi naman kailangan ng maraming water. So since nag-travel yung ating succulents from Benguet to here, no, sa Mindanao, so wala siyang water, source of water, kaya yung kinuha niya na water is yung from leaves. So that's the reason why na nag-yellow na siya. So, question, bakit maputi yung kanyang crown or yung sa ulo niya puti? Because wala na siyang chlorophyll. Dahil hindi siya nakapag-emit, no? Hindi nakapag-emit yung sun sa kanya. So that's the reason why na color white yung kanyang head. Okay, yung sa ulo ng ating rose cabbage. But compare dito sa aking rose cabbage, no? So compare niyo dito, green, no? Color green yung kanyang yung dito niya. Compare natin dito. Okay, na color white. Dahil the reason why is that wala siyang water. Ay, sorry. Wala siyang sunlight na nakuha. Okay? So that's the number one tip, no? Huwag kayong matakot na nag-white yung inyong rose cabbage dahil nawala yung walang sun na nag-emit sa kanya. So that's the reason na color white na yung nasa taas niya. But don't you worry, mare-recover din natin to. Okay? So in my preparation, no, gagamit tayo ng soil mix. Okay? So ang gagawin natin, so after getting all the leaves, no, na parang yung natuyo na siya, yung mga natuyong leaves dito, no, kunin pa natin yung isa. Okay? So baka pwede pa to siyang mapropagate natin, i-air dry muna natin yung leaves niya. Pero I think
hindi na to siya mabuhay. Pero just try lang. Okay, so okay na to. So, next step is that tingnan natin yung kanyang mga roots. Kung yung roots na kanilang pag-air dry or yung ginagawa ko guys is that yung mga roots na parang matitigas, kinukuha ko na sila. Okay? Kasi useless naman yun pag i-plant mo siya na may mga roots na naman na matitigas, hindi naman yun doon tutubo yung bagong roots. Okay? So, yung mga roots na yun, kailangan natin silang kukunin para hindi naman maubos lahat ng energy ng plants natin, no? Kasi useless na yung mga roots na tumigas, okay? Just like this, itong mga roots na parang crispy. So, kunin na natin ito sila, okay? Para makapag-create na naman sila ng bagong roots. Kasi class, ay guys, maglalabas yan siya ng mga bagong roots. Okay? Sa katagalan, itong rose cabbage na to, mabilis lang ito alagaan. So, ito yung pinakamabilis na succulents na mag-propagate at saka mabilis silang tumubo. Okay? So, hindi masyado. So, kasama sila ng black prince. Okay? Yung black prince natin. Ito yung black prince. May black prince din ako dito. Okay? So, partner sila. No? Partner sila na mabilis tumubo. Okay? So, itong black prince at saka yung rose cabbage. So, ito yung mga common succulents na makikita natin. Okay? So, next step after nalinisan natin yung succulents natin, no, especially itong rose cabbage natin, so, ang next natin na gagawin is to prepare your medium. Okay? So, yung medium ko, guys, is 70% pumice at saka 30% organic fertilizer. Actually, guys, no, gusto ko munang i-share sa inyo yung pinagkukunan ko ng organic fertilizer or yung organic soil ko, no? He is one of my friend. Okay? So sila yung gumagawa ng organic soil, no? Name niya is Earth Life Organic Bio-Organic Fertilizer. Okay? So marami silang products, guys, no? Kung gusto niyo kumuha or umorder ng mga products nila, no? Ito yung pamphlets. Ito yung Earth Life. Okay? Para makita niyo. Okay, so Earth Life Organic Fertilizer. Okay, so I think parang blurred. Pero sige lang, don't you worry. Ilalagay ko yung Facebook page nila or Facebook ng friend ko kung saan ako kumukuha ng organic or Earth Life Bio Organic Fertilizer na medium. Okay, so gumagawa sila ng mga medium at saka yung organic fertilizer para mas mabilis tumubo yung inyong mga tanim. Okay, so lalagay ko lang siya sa aking description below, no? Sa aking YouTube account. Okay, so yun. Actually, ako mismo ang nag-prepare ng aking medium. Okay, so ito na, prepare na siya. Okay, so isang yan. So, 70% na pumice. Yun, maraming pumice. Okay, so pumice talaga to. Pure. Yan. At saka, 30% lang na kanyang organic fertilizer. Or organic medium. Okay? So, okay? So, ganito lang. So, ito yung pot na paglalagyan ko. So, lagyan lang natin sila ng medium natin. Okay? So guys, hindi ko muna to didiligan for almost a week. So ilagay lang natin siya sa ating light shaded area. Okay? So huwag niyo siyang paarawan ng masyado kasi kakarating lang nila from Benguet. Okay? So nag-a-adjust pa sila ng klima natin dito sa General Santos City. Okay? So ito na, it's very simple. Simple lang, no? Yung first step is kunan natin siya ng mga dead leaves at saka cleaning the number 2 step, cleaning the roots, kunin yung matitigas na mga tumubo. So ito na yung ating rose cabbage na sana hopefully by 2 to 3 weeks maging successful na siya, magkaka-recover na siya. So don't forget, ilalagay lang natin siya sa light shaded area
Okay, so yung area ninyo sa bahay na kumbaga masisikatan lang siya ng araw. Okay, so not fully light talaga. Yung parang masisikatan lang siya ng araw, then after in the afternoon, wala na siyang light. And then dapat yung air is fully circulated, hindi siya yung sa madilim na area. Kasi yung succulents kasi kailangan niya ng shade ng araw. Okay? So, para makarecover din ito, napansin niyo guys, color white na yung sa ulo niya. So, meaning wala na siyang chlorophyll. Okay? So, in order for this the plants to form chlorophyll, kailangan nila magkaroon ng bright shaded area. Okay? Or dapat magkaroon sila ng araw. Okay? So, para magkagawa sila ng chlorophyll. Okay, so thank you so much for watching my vlog. Kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like and subscribe and click the bell button below para masubaybayan nyo ang aking mga video. Thank you and God bless you all. Bye-bye!